tayo dyan. Magandang araw, kaso makulimlim. Ngayon, kukuha tayo na naman ang bagong sapatos. Jordan 13. It's the low chutney. At mustard yung kulay. Kulay tayo. Yan, so ginawa ko, dinala ko rin yung 13 ko na Jordan para may comparison. Baka mamaya hindi authentic yung sapatos eh. Is makita ko. Medyo na-research ko rin ng konti kung paano yung check. Pero yun nga, huwag tayo masyadong magtiwala sa tao. Tingnan din natin sa sarili natin kung yun nga authentic. Kaya yung ginagawa ko, lagi meet up eh. Hindi ako sabi na ano for delivery. Kasi baka mamaya ma-deliver, hindi naman pala authentic, may mga damage, ganun. Hindi naman babalik yun, di ba? Yan. So, naglalakad ako ngayon sa bus stop. Minsan makakasakay tayo ng bus papunta dun sa nagbibenta. Bagi ali siya eh, mga 25 minutes na bus. Tapos mga 5 minutes na lakad. Mas malapit to kaysa yung unang kinuha ko. Kasi mga ano yun eh, mga more than an hour and a half eh, yung unang kinuha ko. Pero ngayon, yun nga, malapit lang, medyo malapit. Yeah. Sana okay, sana authentic. Tinawagan ko siya kanina eh, tatawagan naman yung phone number na binigay niya. Sana lang tama yung address. At saka sana, yun nga, authentic. Yun ang pinakamahalaga, sana authentic yung sapatos na binibenta niya. Diba? Check the mic and make sure it sound right, boys. Baba ko lang ng bus. Bali ano yun, 25 minutes na biyahe yun. Medyo nakakahilo lang konti. Yun, tawag ako ng tawag din sa seller eh. Kung siya hindi sumasagot, nakakabato na yun. Baka nagsaya ako ng pamasahe. Pero ngayon, few seconds ago, tumawag siya. Mukhang ano, mukhang legit naman siguro. Kucha, talagang ano na lang sana, pinipray ko lang na authentic yung sapatos. Shucks. Totoo naman pala yung seller. Nagbibenta talaga pala naman siguro siya. Kaya malaman natin mamaya. Yeah! Lapit na ito, mga 5 minutes na ako. Hindi na ako sa bahay. Sana talaga lang. Sana talaga lang! Yun, nung kahalagahan ng pag-check muna ng product bago binibili. Kaya hindi ako nagsasabi na for delivery eh. Kasi kailangan mo i-check kung legit. Kailangan mo i-check kung walang damage. Kailangan mo i-check kung tama talaga yung description ng seller. So kasi kung hindi, hindi ka talaga magiging happy sa binili mo. Yun, yung disadvantage ng bumibili online. Tsaka lalo na pag second hand yung binibili mo minsan kasi ano, masyadong pinapaganda nila yung mabulaklak sila mag-describe online, pero pagdating ng product, pag nakita mo yung product, parang masyadong off yung description. So yun, wala, sayang yung journey ko. Okay lang naman, wala ang problema, 25 minutes lang naman to, hindi naman kagaya ng una. So yun, pauwi na ako ngayon, hindi ko na babalikan. Sabi ko, ano na lang eh, tatry ko na lang balikan kung matripang ko eh. Pero hindi authentic yung sapatos.
natatanggal yung ano yung branding. Ganun ba yung authentic? Diba? Binibenta niya yung ano eh. Habang tinitingnan ko, talaga sinasabi niya na authentic yun, na binibenta lang daw niya na mura. Pero kitang-kita naman sales talk eh. So, ayun. Okay lang. Makakahanap din tayo next time ng mura ulit. Na authentic na Jordan. Yeah. See you next time! Boom!